Magandang hapon sa inyo, mga kasakalam. Ngayon pong araw na ito, meron tayong kakapanayamin na isang rider na nagtatrabaho sa Grab. Tama ba? Grab. Ano pong pangalan nila, sir? Jason. Jason Maestre. Jason Maestre. Sir, ilang taon na kayo nagmamaneho sa pag-grab o sa pagmumotor? Sa pagmumotor siguro, nasa 13 years. Tagal na, sir. So, siyempre, sa pagmumotor natin, sa pagmamaneho natin, alam na natin kung ano yung mga bawal tsaka pwede na gawin natin sa kalsada. Tama ba? Tama, tama. O, sa ngayon po, okay lang ba na tanungin ko kayo at may parating sa mga motorista na nanonood sa atin kung ano ba ang ibig sabihin ng mga guhit na nakikita sa likod natin o sa kalsada? Sige po, sige po. Okay, sir, unang tanong ko, sir, na nakikita natin dito? Ito, hard lane ang tawag dito. Tawag dito, para bawal yung tao na lumagpas dito at the same time, yung bike din, bawal din kasi may mga taong dumaraan dito sa pedestrian. So, ang ibig sabihin ni Sir Jason, itong guhit pala na ito, napaka-delikado pala nito kung sakaling hindi natin alam o walang informasyon ang mga publiko, lalo na yung mga pedestrian na nag-stay sa bangeta. Ang ibig pala sabihin dito, sabi ni Sir Jason, ang tao ang pinagbabawal na lumagpas dyan sa linya na yan. Bakit? Kasi maraming sasakyan, bisikleta, motorsiklo na makikita nyo sa likuran namin na mabibilis na umaandar dyan. Kaya kung ang tao maglalakad dyan, ay sigurado may mangyaring aksidente. Kaya tama si Sir Jason, bawal lumagpas sa guhit na yan. Ngayon, Sir Jason, may kulay green ako nakikita na guhit na nakapinta dyan sa kalsada. Ano ba ibig sabihin yan? Exclusive lang yan sa bike lane. Yan tatawag na bike lane. Dito exclusive mga bike, sikleta lang ang pwedeng dumaan dito. Ayun, bike lane pala yun, mga kasakalam. So, ibig sabihin, itong green na to na binigay ng gobyerno sa atin, para lang pala yun sa mga bisikleta. Ibig sabihin, para lang sa bisikleta, bisikleta lang dapat makikita dyan. Bawal ang motor, bawal ang four-wheel, truck, o kung ano man, bawal dyan. So, sana maintindihan natin na itong binigay ng gobyerno na linya para sa mga bisikleta, para sa siguridad din nila na pinagbabawal sa mga ibang sasakyan na dumaan dito. Ngayon, Sir Jason, ano yung susunod na linya na kulay puti? Yan, hard lane din yan, hard lane. Para naman sa yung bike, hindi pwedeng umabaltik naman sa kaliwa niya. Bakit, Sir Jason, pag lumagpas sila yung mga bike dyan, sa guhit na yan, bakit, ano mangyayari sa kanila pag lumagpas sila dyan, Sir Jason? Siyempre, may bilis yung mga motor na dumadaan dyan eh. So, maaari silang maaksidente kapag lumagpas sila sa kabilang lane. Kaya may exclusive na lane sila para dito talaga, sa bike lane. Ayun, tama si Sir Jason. Kaya pala nilagyan nila ng hard lane din sa kabila para at least yung mga bike, hindi rin sila pwede lumabas sa guhit na yun. Kasi bakit? Delikado nga. Dahil lang, nakikita nyo ba yung nasa likod ko? Kung gaano kabibilis yung mga sasakyan, yun ang nakaabang sa kanilang peligro. Kung lalagpas naman ang mga bisikleta, dito sa guhit nila na hard lane din, na puti. O Sir Jason, nakakadalawa na tayo na impormasyon sa mga motorista. May nakikita pa akong isang puti doon na guhit. Ano ba ibig sabihin nun, Sir Jason? Hard lane pa rin siya. Kasi kami mga motor naman, usalasakali, bawal din kaming umovertake pa kaliwa. Dahil may mga private, may bilis naman, tsaka mga ibang sasakyan na dumaraan, mabilis din. So bawal din kami, straight lang kami, diretso lang din kami pag may puting linya na ganyan. So tama si Sir Jason. Ibig sabihin, kung ikaw ay napasok dito sa linya na to, hindi ka pwede mag-overtake lang ng basta-basta. Bakit? Nakikita nyo naman kung gaano kabibilis yung mga sasakyan na dumaraan dito. Ang ibig sabihin, pag may mga ganyang guhit, bawal ka mag-overtake na lang bigla-bigla o kung lumabas sa linya na yan. Exclusive lang yan sa mga dumaraan dyan, sa mga intersection o malapit sa mga lilikuan. Kaya nagkakaroon ng mga ganyang hard lane. Sabihin, for safety ng mga motorsiklo or vehicles o ng mga dumaraan dito sa kalsada. Now, Sir Jason, may nakikita pa akong isa pang guhit, Sir Jason. Ayun, putol-putol, Sir Jason. Ano ba ibig sabihin ng putol-putol na yun, Sir Jason? Yan tayo pwedeng mag-overtake. Basta tumingin lang tayo sa kaliwat kanan natin kung saan tayo mag-overtake. Yan, linya na yan. Pwede tayo mag-overtake sa linya na yan. Okay, tama rin si Sir Jason. So, mga kasakalam, ayan, napapakita ko lang ha. Ayun, may putol, oh. Ayun, oh, yun.
kung saan maraming sasakyan na kung saan sila nakapesto. Ibig sabihin, busy na yung kalsada na yun. Hindi ka na pwedeng mag-stay yung tao doon. Ibig sabihin, talaga napaka-delikado na dyan. Ngayon, kaya broken line law yun, sabi ni Sir Jason, pwede ka nang pumunta sa kaliwa kanan na may pag-iingat at pwede ka nang mag-overtake dahil sa broken lane nga siya. So yun yung tamang pagbasa o tamang kahulugan ng guhit na yun na broken lane. Now Sir Jason, meron pa ako isang nakikita. Ano yung barikada na yun na kulay dilaw na may guhit-guhit na kulay team? Ayun naman, exclusive naman yun sa bus lane. Bus lang ang pwede duman dyan, tsaka yung mga emergency gaya ng mga bombero, police, ambulansya, yun pwede. So yun, tama rin si Sir Jason. Oh, Sir Jason, bukang dahil mong kaalaman sa talagang napakatagal mo na nagmamaneho sa kalsada. Talagang saludo ko siya kasi alam mo kung ano yung sabihin ng guhit na nakikita natin sa kalsada. So yung palang barikada na yun, exclusive lang para sa mga bus lane or sa mga bus or mga government vehicles na nag-emergency na pwedeng dumaan doon, like ambulance or kaya merong mga government vehicle na nagmamadali, pwedeng dumaan dyan. At exclusive for bus na pampasahero. Yun, yung linya na yun. Kaya tinin nyo, talagang mataas na barikada na ang nandun. Sabihin, bawal na talagang tao doon. As in, talagang delikado na ang tao doon. Kaya delikado po. Kaya maraming salamat, Sir Jason, sa iyong magandang impormasyon na ibinigay sa publiko at sa mga motorista, mga kasakalam natin dyan. Kaya ano mga ipapayo mo, Sir Jason, sa mga kapwa natin na motorist na dumaraan dito sa kahabaan ng EDSA? Pag sa EDSA kayo, talagang iba yung pag-iingat. At saka aralin natin yung mga linya, importante talaga ang linya na nasa kalsada. At siguro, Sir Jason, mas maganda yung isipin natin na meron tayong uuwi ang pamilya. Di ba, Sir Jason? May naghihintay sa atin, yung laging importante. May naghihintay sa atin, kaya lang RS, safety talaga, right safe. Maraming salamat sa iyo, Sir Jason, sa pagpapaunlak, sa pagbibigay ng magandang impormasyon sa mga motorista na ngayon, pag napanood nila yung video na to, magkakaroon sila ng karagdagang kaalaman para for safety, for security, at siyempre, dagdag kaalaman para sa ating lahat. Kaya maraming salamat, Sir Jason. Goosebump tayo. Thank you. Sir Jason, dahil sa magandang impormasyon na binigay natin o pinhatid natin sa mga motorista, binibigyan ka ng dahil dyan, meron kang SEC helmet holder para sa motor mo. At napansin ko, medyo malubog na pala yun. Ito ay para sa iyo. Ang gamit mo. Maraming salamat, sir. Okay, thank you. Ayos.